Baka mga kapatid, ah, naghahanap po kayo ng mga cellphone cases na hango sa paborito ninyong pagkain. Yes, as is, no? Hot silog, lumpia, taho, donuts, o ramen. Pero meron din namang accessories na pagkain gaya ng mocha frap. Para sa mga mahihilig sa miniatures, for sure matutuwa po kayo sa pamain natin ngayong Biyernes ng umaga. Correct. Nako, 2013 pa nagsimula yung kanyang negosyo. At kamakailan, nako, nag-viral talaga yung mga obra ng bisita natin ng mga phone cases at iba pang mga accessories gaya ng mga ref magnets, ayan, tsaka other miniatures. Alamin po natin kung saan siya humuhugot ng inspirasyon para sa kanyang mga artworks na pinagkakakitaan niya ngayon. Yan, mga B-Jetisons, palakpakan naman natin ha, para sa ating pamain ngayon, miniature artist owner ng Rick Crafts, Rica Toledano, Rica Toledana Obien. Ayan. Good morning! Hello po, good morning! Hi, good morning, Miss Rica! Yan, medyo nabulula ko sa Rick Crafts, ayan. Pero hango sa pangalan niya, diba? Rick Crafts, ayan. Si Rica Toledana Obien. Ma'am, kwentuhan mo naman kami. Bakit ka nahilig sa ganyang, ano, yung mga maliliit? Kasi miniature talaga eh. Pag nakita niyo po yung, ano, mamaya, yung mga picture, mga maliliit pagkain, oo, parang, ano eh, maliliit. Tapos talagang detalyado yung pati po pagpipinta, kayo gumagawa nun, ma'am? Yes po, ako po, sa details. Oo, kasi kung titingnan ninyo, gayang-gaya yung balot ng chichirya. Yes, pag nakita nyo po, baka kainin ninyo eh. Kasi nga talaga akala mo totoo. Cute, ang cute, di ba? Paano kayo nagsimula, ma'am? Bakit po yan ang naisipan ninyo or paano nyo naisipan niyang gawin? How did it start? Before po kasi mahilig po ako sa mga ano, mga dolls, tapos mga laruan noon. Tapos ginagawa po ko ng mga paper dolls. Tapos nito lang po na wala po ako ng trabaho, nag-start po kung ano, para kung na humaling po ako sa mga miniatures, maliliit na items. Tapos nag-try po akong gawin siya. Hanggang sa pinusko po, tapos meron na po nagpagawa. Wow, okay. Sinabi niyo nga po, nawalan kayo ng trabaho dahil po ba sa pandemic? Dahil kay Tita Rona din? Na, ano? At dati po, noong 2013 po nawalan akong trabaho kasi nabuntis po ako noon eh, tapos nanganak ako sa baby ko. Doon po ako nag-start mag-isip ng business. Pero nito pong ano, wala pong, ano ngayong pandemic po, wala pong work yung asawa ko. Bali, dito po kami lahat kumukuha ng income tsaka ng panggastos araw-araw. Wow! O, diba? Nakatulong din talaga. Pero ma'am, yung mga design, saan nang gagaling yan? Anong pinaghugutan mo nga, as Lila mentioned kanina, ano bang, ano mo naiisip yung mga ganong design? Bakit yun yung nagagawa mo? O pwede ba magpa-customize sa'yo? Minsan po yung iba, customer request po. Tapos yung iba naman po, naisipan ko lang siyang gawin. Kuwari po, pumunta ako ng mall, tapos may nakita akong pagkain. Doon ko po ito siya, ano, naiisip ko pong gawa ng maliit na version. Pero hindi ba mahirap gawin yan? Ako, paborito ni mo niyan, no, mga kakanin. Ako, wala. Lalo yung bibingka latik. Sarap nun. Sarap nun, no? Grabe. Yan, hindi ba mahirap diba gawin, ma'am? Kasi ang liliit. Di ba nakakalyo yung kamay mo? Hindi naman po. Ano, siguro po sanayan lang po. Before po, medyo mahirap kasi inaral ko pa po siya. Pero pag madalas ko po siyang gawin, medyo parang normal na lang po sa akin. Mga hours na lang po bago ko matapos yung isang product po. Ang galing, oh. Parang ano pa, parang pang meet shop, may kiluhan pa. Tapos yan, tingnan nyo. Stop. Ayan o, cellphone case na ramen yun eh, o. Tapos ito, mga chichirya, mga pampasok pa sa lubong, may banana chips and pulburon pa, o. Yan, iba't ibang klaseng mga milk tea, tsaka iced coffee yun, o. Galing, o. Oo, baka hindi ka pa namamalengke, ayan na. Pero, pag nasa cellphone na siya, ma'am, paano yun? Bawal mabasa, bawal, paano yung ano lang, yung pag-handle ano yung sa kanya? Oo, saan gawa po yung material? Made of PVC naman po siya sa resin, kaya okay lang po siya kahit mabasa. Wala pong problema sa ano po. Hindi po mag-fade yung color. Hindi naman, meron pong times na mag-fade po, siyempre po lahat po ng gamit pag tumatagal po nag-fade. Oo, pag nag-fade na, bumili ka na ulit ng bago. Para, ano, may ibigay po ako. Oo. Ano, isaw, panalo. Ang galing eh, oh.
'di ba? Ang galing, meron ka nakukunan na ganyang materials, ma'am. Pero kung 2013, kumusta po nung pandemic? Hindi ka ba nahirapan sa pagbili ng mga materials? Yung mayroon pantaho, oh. Ah, meron naman pong available dito sa bahay ng mga materials po, eh. Kaya hindi po ako nahihirapan pagdating sa materials. Nakapag-ipon ka na rin talaga. Cute, ano? Hindi, ano kasi parang natatahimik ako kasi ang sarap lang niyang panoorin, ang sarap niyang tingnan kasi ang liliit, oh, ayan, may hikaw pa nga na mocha frappe, oh, panalo. So, hindi lang siya, oh, sige. Magkano yung mga benta niyong ganyan? Tsaka saan ba yan available, ma'am, yung mga binibenta niyong ganyan? Tsaka sino-sino yung mga bumibili? Ano yung mga, may certain target market ka ba? Naghahang yata si Ma'am Rica. Ayan na si Ma'am. Yan, bumalik. Sorry po. Yan. Oh, ma'am. Ano po, nasa yung mga miniature po, from 50 pesos to... Yes, okay, ma'am. Sorry po, nadidisip from po 50? Yung internet namin. Oo nga eh. Yung mga ano price range po niya, from 50 pesos to... 350 pag mga per piece, tapos naman po pag per set, 1,525 po. Mm. Yung mga pieces naman po natin, nasa 1,350 po siya. Pop socket, nasa 450 po. Depende po sa design. Mm-hmm. Amon. Not bad. Oo, kasi at least kung ganyan din naman yung nakaka-good vibes din yan na design eh. Ang cute, sobrang cute. Oh, may tipas hopia pa. Grabe. Hopia. Ang dami. Ang cute, 'di ba? I mean yung materials, no? Ang galing yung napagkukunan mo, ang swerte niya sa iyo kasi napopromote yung gawa niya. Kasi iba parang laruan na lang 'to ng bata eh, 'di ba? Well, yung iba. Oo. Paano mo hinuhulma yung mga ganyan? By hand ba talaga lahat? Kasi kung kunyari yan, katulad noon, 'di ba, mga nasa plato o nasa bilao, parang nai-imagine ko, parang ini-scalpel yan into shape. Ini-scalpel mo ba? Or binibili mo na siya lang, ma'am? Tapos dinidikit-dikit mo na lang? O paano ba? Ano po, ini-scalp ko po siya isa-isa. Ay, ang galing! Paint, or kaya lagyan ko ng resin pag gusto nang may sabaw. Yes po. O diba? Siya talagang gumagawa. Sobrang creative mo, ma'am. Oo, I thought you're just buying the items tapos ikaw na lang bahala mag-combine. Pero ang galing. Yes po. Di ba? So aside from cellphone cases, pwede ring hikaw, ano-ano pa po yung mga in-offer ng Recrafts? Ayan, isa pa ulit ma'am. Aside from mga cellphone cases, ano-ano pa po yung iba pang mga ino-offer naman ng Recrafts na mga pwedeng mabili? Eh, nakita ko hikaw. Ano pa po? Meron pa bang iba? Ano po? Meron po kami mga souvenirs, tapos mga keychains po. Keychain. Mga ganun po. Available din po sa amin. Mga rep magnets. Okay. Galing. Pati yung ano, kuhang-kuha eh, no? Ayan, no? Sarap po. Angus belly, ah. Ayan yung favorite ni mo, no? Nasa isang plato. Wala nga dyan yung favorite ko, eh. Bibingkalatik, nakita ko parang wala doon sa mga dyan, ha? Pa-request ko bibingkalatik, ma'am. Pa-request. mga pang-plantito-plantita, meron din si ma'am, oh, panalo. Naku, sarap niya. Ang dami, ma'am. Ang dami na nagtatanong sa FB Live po namin. Saan ba yan mabibili? Paano ba makaka-order? Yung iba gusto na, nagbabanggit na ng mga cellphone brand na gusto rin nila, meron sila noon. Yung iba na, gutom na. Paano ka po makukontak at paano sila makakabili? Yeah. Paano kami makakabili niyan? Pwede niyo pong i-check ang aming Shopee account, The Recrafts, Instagram account at saka sa aking Facebook account po na The Recrafts. Nagtuturo din po ako ng mga miniature tutorial sa aking YouTube account, Derek Raps din po. Wow, talaga? Oh, hindi pala pinagdadamot ni ma'am kung paano eh, di ba? Pero okay, question. Kunwari gusto ko po ng pasadya, pwede ba? Mm-hmm. Customize yung kanina.
Oo. Kunyari, yes, gusto ko po, ma'am. ng... As long as kaya naman po yung design. Ayun. Paano yun? May extra yan. Fee, ma'am. Ang depende, wala naman pong extra fee. Basta depende lang po Uy! Sa design. Basta kaya po siya. Tapos, i-estimate po natin naman kung magkano yung materials na aabutin po. Ang bait naman, nakakatuwa. Yun. At least sulit pa rin talaga. Ito, hinahanap so, po. Sige, ito. Habang inaharap ni Layla yung FB page po ninyo. Ayan, baka pwedeng kayo ma'am, promote nyo or invite nyo po kami lahat na ayan, tangkilikin niyang Recrafts. O, ayan o. Oh. The Recrafts. May the ha, may the. May article na the or the. Okay? Kailangan po ilagay niyo yan. Or diba, simply tama po ba? Type Recrafts. Ayan. Yan po yun, ma'am, di ba? Yung pinapakita tama po ni Layla ngayon? Tama daw, tama. Apo, ma'am, yun po. Yan. O, hanapin niyo na po sa Facebook. Oo, may sasagot dyan. Gising na si ma'am, gising na. Oo, tsaka yan, may number pong nakalagay. Ito po ba yung number mo, ma'am? Tama ba to? Yan, o. Diba? Yan, may phone yes, number. Yes, 0956-396-4275. Yan, 0956-396-4275. O, teka lang, mamaya na kayo tumawag, ha? Nagtatanong pa oo, kami kay ma'am. Oo, baka biglang masagot ni ma'am. Oo, mawala yung internet. Pero ma'am, siguro for the end time, please do invite everyone na tangkilikin po yung sobrang galing, sobrang creative, nakakatuwang talent mo and skill na negosyo na rin at the same time. Sige ma'am, the floor is hello, yours. Hello everyone, please like and subscribe to my YouTube channel and follow me po sa aking Instagram account, The Recrafts, at ang aming Facebook account, The Recrafts po. Yun. Yan. Alam niyo na ha, sa mga nagtatanong sa FB Live, o nabusog po ba ang mga mata ninyo? Hindi lang ang inyong mga sikmura kasi talagang ano eh, ang ganda ng mga gawa talaga, ang galing. Ganda. Ako napabilib mo ako ma'am, sobrang napabilib. Mapagmamalaki, no? Mapagmamalaki yung negosyo at yung skill mo. O, ang hirap, kala ko mga sa factory lang nabibili yan, pwede palang gawin na by yourself, no? On your own. Ang galing, nakakatuwa. Sana marami pang matuto nung ginagawa mo na yan, lalo. Pwede pala sa YouTube. So, thank you, ma'am. YouTube. So, Lai, may pahabol ka ba bang tanong? Wala, okay na ako. Na-solve okay. Na ako. Nakita kong galing-galing eh. Okay. Salamat, Amrita. Yan, so Amrita, thank you. Aga for us. Ayan. Thank you din po. Thank you. God bless po. Likewise. Ingat bless and happy to you. Oh, natahimik ako kasi ang ganda eh, no? Kita mo ba? Talagang parang pulidong-pulido. Tapos imagine mo, siya mismo nagsasculpt. No, so I assume mayroon siyang nakakita ka na ba kung paano gumawa ng mga ganyang mga miniature? Ano? Meron silang parang scalpel eh. Parang mga tool na pinupush-push nilang ganun para mag-form into shape yung kung ano man yung gusto nilang gawin. Yeah, na-imagine ko lang parang clay. Oo, kasi oo. You're parang designing. Pero yan, iba yan eh. Mas, oo. So, ano siya? Mabusisi siya mga kapatid. Ako, oo. Yan ang masasabi ko. With the design, with the colors na i-apply mo doon, sobrang busisi po noon. Correct. Ang galing lang. Kaya I was really blown away. Wow. No, grabe. Ang galing, no? Ni, tsaka ang ano, galing lang niya. Tulungan natin si ma'am. Kasi diba, sinabi nga niya, yung husband niya walang work ngayon and yun lang talaga yung pinagkakakitaan nila. Yun yung isa sa mga goals po talaga ng programa, ng segment na to, to empower, enable, and most of all, help yung mga kababayan natin na mailako on air, di ba? FB Live man o via radio, yung kanilang produkto para mas marating pa yung maraming mga Pilipino. Malay mo, meron din nangangailangan nun o talagang baka may gusto pang magnegosyo nun o edi at least, di ba? That's our way of helping yung mga kababayan natin. Di ba? Lalo na ngayong panahon ng pandemya. So, yun. Yes, yes. O yung mga nagutom. Ang dami gaya ni ikaw lang sapat na ni Eden. O, alam mo na, Eden. Oh, bilhan mo na yung mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, okay? Oo, kahit ano, tinanong ko siya kahapon, ma'am, kahit anong tawag doon, model nung cellphone, meron ka na case? Ayaw po, ma'am, pwede naman.
maayos po natin yan, magagawan po natin yan ng paraan. As in talagang lahat pwede. Nothing is impossible. Galing, di ba? Yes, talagang total nasa ano rin siya, nasa Shopee. So at least pwede ma-deliver kung nasaan ka man sa Pilipinas din, di ba? Wag lang siguro, sabi ni Jessa Schneeblis Agno, wag lang daw sana maging pasmado yung kamay, no? Kailangan kasi dyan, hindi pasmado yung kamay. Oo, o nanginginig. Kasi talaga may hirapan. Kasi nga, very detailed eh. Ang galing, sobra. Oh, wala hong pasma kay Ma'am Rica, Ma'am Jessa, kasi nakita nyo naman yung mga gawa niya. Ang galing. Hindi natin tanong kung mag-isa lang ba siyang gumagawa nun in terms of design or paano yung hatian pala nila ng mag-asawa, no? Pero, ang galing. Ano, nagpukulay baka kahit yung mga bahay. Oo, division of, ano, division of labor. Diba, napukulay-kulay, diba? Anyway, ayan, 5:23.